Huwag kang mag-alala, yan ang unique pose na ginagawa niya pag sasabihin na niyang natuklasan niya sa isang kaso, ang sleeping detective pose. Makinig kayo. Ang naganap ngayong gabi ay isang krimen na pinag-iisipan mabuti na may dalawang bahagi. Una sa lahat, guguluhin ng kriminal ang aking pag-iisip at paniniwalaan niya ang mga tao sa paligid ko na ako'y nababaliw na dahil sa sobrang stress ng pagiging isang detective. Pangalawa, sinetap ng kriminal ang crime scene para lahat ng ebidensya ay nakaturo sa akin at ako maging pangunahing suspect at sa huli, bibigyan niya ang kanyang alibi. Para magawa niya yon, ginamit ang killer ang manika para sa emergency drill sa nasa storage room ng ospital sa fourth floor. Binuksan ang killer ang pintana sa harap ng kwarto ko at inayos niyang angulo ng pintana para maninag ang mga pangyayari ng isang peking homicide na kasalukuyan nagkaganap sa storage room. Sinigurado niyang makikita ko yun. Tapos mga 11:30 ngayong gabi, tinawag niya ang totoong Dr. Eto sa lugar kung saan tinutuon na niya ang pagpatay. Hindi na siya basta umaarte na lang at yun na nga ang krimeng nakita naming dalawa ni Conan. Kung kaya taga-dugo nagmadali lumabas para tulungan ang biktima. Pero parang mahirap paniwalaan na nagkataon lang na nandun ka nung naganap ang krimen. Hindi pagkakataon yon. Pumunta ang killer sa kwarto ko nung gabing yon para buksan ang mga kurtina ng bintana katabi ng kama. Para makatulog ako, binigyan niya rin ako ng sleeping pills. Bukod doon, sinet pa niya ang alarm clock sa tabi ko ng 11:30 kasabay ng oras ng krimen. Pagdating ko sa crime scene, hinampas niya ako mula sa likod at nahimatay ako. Tapos pinahawak niya sa akin ang kutsilyo para magkaroon nito ng fingerprints ko. At sino naman ang gumawa ng mga yon? Huwag niyong sabihin kayo yon, Dr. Shirai. Yun bang gusto mong palabasin, Mr. Mori? Oh, Dr. Shirai. Ang taong sinasabi kong pumatay kay Dr. Eto ay walang iba kundi ikaw. Huh? Pero paano nangyari yon? Nalimutan mo na bang may alibay ako, Mr. Mori? Oo, Mr. Mori, noong mga oras na yun ay pinadala niya kay Nurse Okita ang isang medical record at sabi niya hindi recording ang kausap niya. Kasi nakipag-usap pa ito sa kanya. Ang nakausap niya ay boses mula sa cellphone. Isang cellphone? Pagkalipas ang 11 o'clock, si Dr. Shirai tumawag sa cellphone niya gamit ang kanyang telepono sa kwarto. Binuksan niya ang speakerphone tapos pumunta siya sa kwarto sa North Wing kung saan naganap ang krimen. Pinapunta na rin niya si Dr. Eto doon bago siya makarating at pinatay niya ito. Noong 11:30, ginamit niya ang patay na katawan ni Dr. Eto para sa palabas na nais niyang makita ko. Noong dumating ang nurse ay nakipag-usap siya gamit ang cellphone niya mula mismo sa crime scene. Nung pumasok na ako sa kwarto, hinampas niya ako ng matigas sa bagay mula sa likod at nahimatay ako. Pinahawak niya sa akin ang kutsilyo para fingerprints ko mahanap doon. Pagkatapos bumalik siya sa sarili niyang kwarto noon natapos na ang kaguluhan. Pinatay niya ang speakerphone at tinapos niya na rin ang tawag. Siguro gumana ang loob niya dahil tapos na ang lahat ng kailangan niyang gawin pero may nakalig.